namin sa Panginoong ating Diyos. Pawang tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain, ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan, at hinadain ng mga kahilingan. Ang magandang loob mo, sa amin ay gawin mo mag-uumapaw. Upang ang kasalanan ang ipinangamba, Ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan namin hilingin sa pagdarasal. Ay iyong pagbigyan. Aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsilo po po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 4 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat ako pumaroon. Nakipagpulong ako ng salinan sa mga pangunahin sa simbahan. At ipinaniwala ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangaral ko sa mga hindi. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ng aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nilang ako ay hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hindi. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siyang humirang sa akin bilang apostol sa mga Hentil. Nabatid sina Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tangong kaloob na ito. Kaya kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamangkagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hentil at sa Hudyo naman sila. Ang huling lamang nila ay wala namin kapabayaan ng mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali at ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaki sinaparoon ni Santiago, siya'y sumasagot sa mga hindi. Subalit na dumating ang mga iyon, Sila'y lumayo at hindi na nakisara sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumayarin sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati na si Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Na makita kong hindi na sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita. Sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hentil at di bilang isang Hudyo, paano mong pipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot na din sa tanan, mabuting balik ng aral. Humayot na din sa tanan, mabuting balik ng aral. Purihin ang poon
siya ay puriin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Ayaw dalhin sa tanang mabuting kalitaparan. Pagkat ang pag-ibig na umon sa ating dakila at wagas, at ang patapatan niya ay walang wakas. Bye-bye.
Church. So kung saan man tayo lupalo ng daigdig pumunta, ay sigurado na lahat yan ay maiintindihan ng tao. Maaaring ipagkakaiba lamang ng likway. Pero ulit-ulit, hindi yan, hindi nangulugan na hindi na kayo pwede magdasal ng sarili ninyong gawang panalangin. No? Pwede pa rin kayo magdasal ng sarili ninyong gawang panalangin. Itong mga formal prayer ay makatutulong sa atin para tunay tayo na makapagdasal. At ano nga ba yung pinakamataas na antas ng uri ng panalangin? Anong pinakamataas na antas ng uri ng panalangin? Ano? Amen! Okay. Ano? Ha? Wala din sa Ama, hindi rin. Aba, Ginoo Maria, hindi rin. Ha? Tumaas ang palataya, hindi rin. Ano? Ang banal na pagdiriwang na Misa. Itong ginagawa natin ngayon. Ito ang pinakamataas na antas na panalangin. Bakit? Bakit ito pinakamataas na antas ng panalangin? Bakit? Bakit ito pinakamataas na antas ng panalangin? Kasi sabi ni Father Jesse. Huh? Ano ang bakit ang Misa pinakamataas na antas ng panalangin? Di ba ba kapag siya? Ano ba yung panalangin? Pa? Ipag-usap. Kanino? Sa Diyos. Kinakausap ba namin ng Diyos? Kinakausap ba tayo ng Diyos? O, hindi lang tayo na ipag-usap sa Diyos. Ang Diyos din ay ipag-usap sa atin. May sinasabi siya sa atin. No? Kaya ito yung pinakamataas na antas ng panalangin sapagkat kinakausap tayo ng Diyos. No? Mayroon siyang sinasabi sa atin sa pamalitan ng banal na kasulatan. Kaya meron tayong unang pagbasa, meron tayong salmo responsorio, at meron tayong ibang helyo. Yun ay mula sa aklat na tinatawag namin banal na kasulatan. O, your Biblia. No? So, naipausap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita at banal na kasulatan. No? So, kaya dapat kapag tayo ay binabasa yung unang pagbasa, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Wala na yung gagawin? Tayo ay? Makikinig. No? Tayo ay makikinig. Kayo ba'y nakinig? Oo! Nakinig na pa kanya niyo ba'y unang pagbasa? Hindi po. O, sa susunod, pakinggan ninyo ha. Yung unang pagbasa ay tumutukoy sa kwento ni San Pablo. Hindi San Pedro, kundi ang kwento ni San Pablo. Well, anyway, pero para po sa susunod, no? Makikinig tayo sa unang pagbasa, makikinig tayo sa salmo, at makikinig tayo sa ebanghelyo, no? So, bahagi po nito na tayo inahamon ng buong ikapan na makita po natin lalong-lalong sa banal na pagdiriwang ng Misa. No?
Bahagi rin po na huwag namin kalimutan, ano, alam nyo, ito mga pari, mga madre, at yung ibang laiko, mayroon yung dinadasal, yung tinatawag po natin na breviario o yung divine office. Noong unang panahon, hindi pa uso ang mobile application. Yun ay isang libro, halos kasi yung laking po, no? Yung binabasa, yun ang ginagamit. Ngayon naman, yung mga marunong na ng ganito ay mayroong application, nakalagay doon, ay breviary. No? Kung sakaling kayo ay gusto nyo magdasal, bawat araw, mayroong panalangin ay halaw mula sa banal na kasulatan. Mayroon pa isa, yung tinatawag natin divine office. Pareho po yung napanood. Kaya lamang, mas maganda yung divine office kasi may audio. Alam niyo yung audio? Ano yung audio? Ano yung audio? Audio. May naririnig, no? Audio. So, hindi lamang nakikita kung yung naririnig. So, kapag ginamit mo yung application ng alam ng divine office, hindi mo lang nakikita yung iyong binabasa, pwede mo rin makinig, no? Kung ano yung, sa English na lamang, no? English lamang. Pero ngayon ay dinadasal ng mga pare at mga madre. Pero kayo, kahit hindi kayo pare at hindi kayo madre, pwede kayong magdasal. Yun din ay tinatawag natin the official prayer of the church. Malimbano sa banal na pagdiriwang na misa. No? Yun ang tinatawag natin divine office. No? Ano ba? Well, yung kanina mga binanggit ko nito, no? Yung sumasampalataya. Alam niyo ba yung sumasampalataya? O sabay-sabay nga, sumasampalataya. 1, 2, 3, bigay. Sa dasal na
sumasampalataya. It is panalangin at saka buod ng ating pananampalataya. Kung tawagan po natin, diyan nakasalala yung 12 artikulo ng ating pananampalataya. No? So, napakalaga po yung dasal na yan. And then, bahagi po na kung saan ay makita po natin, no? Kapag may dasal ng Santo Rosario, ano po kayong dasal ng Santo Rosario? Sa Santo Rosario, ba't tayo nagkarasal? Yan yung una natin sinasabi. No? Yan yung kapag tayo nagkarasal ng Santo Rosario, yung pinakadulo niya yung walang iba kundi yung cruz. No? Doon sa cruz, kasi bawal butil, mayroon tayong panalangin na ibinibigay. Doon sa cruz, ang pinakasal natin ay sumasampalataya. Seryo. And then, alam niyo ba yung Abagi Mama Maria? Oh, sabi-sabi nga, Abagi Mama Maria. Tingin? Abagi Mama Maria, nabulo ka ng rasa. Abagi Mama Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala ng mga iyong anak na Jesus. Yung unang bahagi ng panalangin na yan, ang bago mong pali na pumulong ko ng grasya, ang Panginoon ay sumasa yung buhay ko ang pinagpala sa babae ka at pinagpala ng panalangin sa Jesus. Yan ay matagpuan nyo rin sa banal na kasulatan. Sa unang chapter ng Ebanghelyo ni San Lucas. Pero bahagi na ang impuro na si Maria ay napupuno ng grasya. At tayo, na nais na sumunod kay Jesus, ay nais rin namin na mapuno ng grasya. No? Sino gusto mapuno ng grasya? Sino gusto mapuno ng disgrasya? Huwag kayong mag-disgrasya. No? Kaya kinakailangan palagi tayo nasa grasya ng Diyos para hindi tayo ma-disgrasya. Kasi yung disgrasya sa Espanyol ay ito ay dalawang salita na pinagsama. Dis, no? At saka grasya. Yung dis, D-I-S, ay ibig sabihin na ito, without. So, kapag sinabi mo, disgracia without grace. No? Kapag sinabi mo, disgusto, wala gusto. No? Kaya kapag nalilingin yung dis, ibig sabihin, wala. No? Kaya kayo na disgracia, wala kayo grasya. Kaya sana katulad tayo sa mahal na Birheng Maria na palagi sumusunod kay Jesus, na palagi napupuno ng na... So, ano pa? Well, yung isa rin po, yung pinakamayagsi nating panalangin, no? Yung papuri o yung papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, so, yun ay panalangin ng papuri sa Diyos. Pinupuri natin ang Diyos. No? So, yan ay mga paunahin dapat natin malaman na mga panalangin. Alam niyo ba yung pagsisisi? O sabay-sabay na yung pagsisisi. Begin. O, sabay na, di ba muna? O, sabay na. Alam niyo ba yung pagsisisi? O,
buhay, nangungo isa. So, of course, yung aming Panginoon ngayon sa araw na ito, no? Na tinuro na Jesus sa kanyang mga lalag, ay walang iba kundi ang dasal na Ama namin. No? Alam na alam naman natin yung dasal na Ama namin. Alam ko rin yung dasal na Ama namin? Opo! O mamaya, abutin natin yung dasal na Ama namin. So, ikaw ang panalangin na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero hindi mo nakawakan natin kalimutan. Palagi tayong magdarasal. Marami tayong dapat na ipagdasal. So, kanina po sa pasimula ng pagdiriwang ng Misa, sinabi natin na ipagdasal natin yung mga guro. No? Kasi ngayon ay Teacher Day! Teacher's Month, no? Okay. So, bahagi po, no? Hindi ko lang alam kung ano yung official date ng International Teacher's Day, no? Hindi ko lang alam kung ayan ba o sa second, no? So, pero bahagi po ng aming panalangin, no? Yung aming mga guro, na huwag namin kalimutan ipagdasal. Pero ito, no? At ito rin ay sinabi ko kahapon doon sa mga nagsimba. Pagdarasal na tayo, hindi lamang para humingi ng remedyo. No? Ibig sabihin, kasi may nagawa tayo hindi maganda, kung may palpak tayo nagawa, tsaka kaya tayo humingi ng remedyo. No? Bagamat meron din naman tayo ang tawag namin sa mahal na Mary Maria ay mahal na Mary Maria ng Remedios. Nuestra Señora de Remedios. Ang Diyos kaya ng mag-remedyo. Pero, higit sa lahat, magsimula tayo ng panalangin bago tayo kumilos. No? Para alin, doon pa lamang sa simula ng aming pagkilos, maiwasan na natin yung hindi maganda pangyayari. Hindi yung kung kailan tayo nag-aagulo, tsaka lang tayo mag-sante. We start our work with prayer. Magsimula tayo sa ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. At sana po araw-araw kayo ay pagdasal, pagka-gising. Ano bang uri ng panalangin? Kahit na isang Ama namin, kahit na isang Abanto ng Maria, kahit na isang Iwan natin. Para kasi kung isa, baka misi mo na hilalang ka mag-isip. Pero ang malaga ay rin, makapagdasal ka. Bilang pagpapasalamat sa biyaya na Diyos. Ang inuuli ko, tayo ng Pagwedes, may special tayo ay pinagdarasal. Ano yun? Na katulad isang Martin de Porres, may pagdasal natin ang lahat ng mga may sakit. At lahat ng mga nag-aalaga sa mga may sakit. At mga matatanda. No? Pati yung mga matatanda ngayon, kinakailangan natin alagaan. Ito, bago kung mamaya po, bago mag-iing, bago magtapos mag-isa, ipagdarasal natin ang ating mga guro. Pero ito yung panalangin na binibigay ng Diyos ni Papa. Patuloy tayo manalangin. Lalo-lalo na sa ginagawa natin ngayon, pinakamadas. Ano nga ulit pinakamadas ng Diyos ang panalangin? Okay. Ang panalangin ang pagdiriwan ka. Kaya ipagpapatuloy namin yung ating pakikipag-usap sa Diyos. No? At ilinin namin ang ating mga kaibigan. Magkitayo po kayo lahat. Manalangin tayo sa amang salamin na mayroong ganap ng pananalig sa Kanya. Ama, bigyan mo kami
pagpupunir ng makakain sa araw-araw. Ulitin po natin. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simba sa buong taigdig na may magpahayag ng malayo na panalangin sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Nalangin tayo sa Panginoon. Pagbigyan niya kami ng pagkain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayo nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang lukso. Nalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw sa pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Panalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakaranas ng paghihirap sa buhay naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasal ng kanilang krus. Panalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Panalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama natin na sa langit, pinasalamatan ang talangin ng iyong paipinig sa aming mga panalangin. Tulungan niyo kami manalig palagi sa iyong pagmamahal at pagbatin ng iyong kalooban. Sa aming buhay, hindi namin ito sa pagkabilang ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At si upo ko, pag-aalay. Ayong hinihabigin. Ayong hinihabigin. Ayos ang pagdiri.
ang kabanalan ng iyong pagliligtas. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas. Naway sumaamin. Naway sumaamin. Sa pamamagitan ng Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng Hesus Kristo. Kasama ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ang maraming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ipinalagod muli kainan sa pinuna na iyong pinagbabago ang inyadangal. Sa pamamagitan ng manang na kinalubog ng kiyatutang na loob ang iyong mga itinatangin at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagbibig at pagkatanggibig. Kaya kayo sa ng mga anghel na nagsisiyawin ang papuli sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunin sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Francis ni Bonaventura at ang tanang kaparihan.
Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila yung muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kalimunan. Kawaan pa rin tapating kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang butas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol na lahat ng mabalala na buhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagbiwang nawa namin ang pagpupulit sa kalagahan mo. So magigil ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa kanyang lahat ng karangal papuloy sa iyo. Diyos ang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa lang ang lahat. Ibigin natin sa buong may kapal na nawa ay huwag natin kalimutan ang palaging manalangin. Sa panalangin, inuro sa atin ng ating kapatid at Panginoon si Jesus Cristo. Amen. Magbigay kayo ng kapayapaan sa Diyos.